Hi everyone, this is Pastor Joy again, broadcasting from Science City of Muñoz. Are you aware that last Saturday, Governor Umali declared Nueva Ecija as COVID-free? That's the reason why we are gathered here at the main sanctuary of Majestic Christ Church. I want you to join me as we reflect on the thought, I am a child of God. Amen? Why don't you comment right now, I want to be a child of God. Why don't we rise as we read some portion of scriptures from John 1, 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan Niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Juan 1, 12 hanggang 13. Makakaupo po tayong lahat, tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Naramdaman niyo na po ba? Ng mundong ito, it's not just physical. There is a spiritual realm. Ibig sabihin po nito, ang tao po, hindi puro katawan, meron din siya pong spiritual na buhay. Kaya nga, nung nandito ang Panginoong Yesus, nagbilin siya ng ganito, you must be born again. Yung kausap niyang matalinong relihiyoso, nagtakaroon sa sinabi niya, pero ipinaliwanag ni Yesus na kailangan sensitibo tayo sa espiritual na larangan, espiritual na daigdig din. Sapagkat mapapahama ka, kapag ka ang buhay mo, pinanganak ka lamang minsan. Ibig sabihin nun, dalawang beses ka mamamatay. Pero kapag ikaw, dalawang beses ka ipanganganak, wika ni Jesus, isang beses ka lang mamamatay or maari, hindi ka na makaranas ng kamatayan. Sapagkat isa sa turo ng Biblia, dadagitin ang mga sumasampalataya at pagkatapos po nito, they will be changed to incorruptible. Wow! I want that. And so dahil dito, you get to be sensitive sapagkat baka po ang inaasikaso natin, pagkain, trabaho, relationships, earthly things, and you will miss the point in this world. Sapagkat tayo po, this is not our home. We are just a passing through. And so, while you are seated there, tayo po lahat na naririto, dapat po pinagbubulay-bulayan natin ang mga bagay na ukol din sa langit, mga bagay na maka-Diyos, mga bagay na ukol sa ating espiritu. Baka po mamaya, mataba ang ating katawan, payat ang ating spiritual life. Nako, ang laki pong problema noon. Sapagkat nung nandito po ang ating mga unang magulang, they live in a garden called Eden. All of a sudden, they were disqualified and they felt right away, they felt they lost a lot of things. One of them, one of the blessings that Adam lost is the image of God. Kaya po pala, parang walang sense of morality ang mga tao minsan. Minsan may tatanong pa sa akin, bakit masamang magsinungaling? Pag nagagalit ako sa kapwa ko, parang gusto ko siyang patayin. Pagka nakakita ng isang magandang dalaga, gustong makipagtalik sa kanya kahit siya ay may asawa. We lost the image of God, His righteousness, His holiness. Another thing that Adam lost is his fellowship with God. He feels heaven is way, way far away from him. Kaya minsan nabanggit natin to, parang hindi dinidinig ng Diyos yung mga dalangin ko. Narubukan niyo po ba yan? Yung prayer po niyo hanggang kisame lang? We lost our fellowship with God. Also, we lost our sense of dominion with God. God is king over the earth. Kaya po minsan ang feeling ng isang tao, he has a sense of inferiority. Madali po siyang ma-depress. Madali siyang ma-down. Kasi po, yung pagiging hari, ano, minsan takot siya sa
aso, nung mauso po ang dengue, takot siya sa lamok. Imagine, the man who is charged with dominion is afraid of a small mosquito. Why? We lost our dominion with God. Also, we lost our glory. Binigyan po tayo ng kaningningan ng Diyos at laging may pagkamaharlika. Kagalang-galang. Nasubukan niyo po bang maglakad sa kalsada na parang gusto niyo nakayuko lagi? Sana walang makapansin. Minsan, dadalo po ng simbahan ng mga tao. Gusto nila yung mega church, yung maraming tao. Why? So that they will lose their individuality. They will not be recognized. Why is that? They lost their glory. When is that? As far as Eden. Isa po sa nawala sa atin yung mga pamana ng Diyos. Gusto po ng Diyos, magpawalang hanggan ka, tagapagmana ka ng langit. We lost the kingdom of God. At isa po ron, sa nawala rin yung ating immortalidad. Nagsimula pong namatay ang tao. Dahil po dyan, gusto kong isipin nyo, kahit tayo po very physical dito sa mundong ito, ang dami nating kaibigan, marami kang pangarap, your ambitions are very high. Pero bakit sunod-sunod ang kabiguan? Alam niyo kung bakit? May humahawak sa'yo, may nakatanikala sa buhay natin upang tayo ay akayin sa pagbagsak. Wika po ni Apostol Pablo, hindi tayo nakipaglaban sa mga tao. Hindi mo kalaban yung boss mo, hindi yung misis mo na umaaway sa'yo. Ang kalaban natin, sabi niya, mga pinuno, mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong spiritual, there's the word, ng kasamaan. Hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. There is a spiritual realm. And you are a spiritual being. And because of that, God wanted that you be reconnected with Him. Evaluate your life now. Because what's happening to you could have happened to your father and mother and to your grandfather and your grandmother. Kailangan po ma-break po yung generational curses sa buhay natin. May sumpa sa lolo mo, namana ng nanay at tatay mo, napasa rin sa'yo. Nag-iisip ka ba? Ba't ganon? Hiwalay, nagkahiwalay yung lolo at lola ko. Nakapag-asawa siya uli. Yung nanay at tatay mo po, pwedeng maulit po yun. And it can happen to you in your marriage. Merong cancer sa pamilya ng lolo at lola, po pwedeng magka-cancer din ang iyong mga magulang at maaaring maipasa rin sa'yo. Somehow, it has to be broken in you. So tingnan po natin mabuti. Kung gusto po ninyong maayos ang buhay po natin, think spiritual realm. Hindi po kaya ng mahusay na doktor lamang ang mga problema natin. So tatlong bagay ang gusto ko pong paisip sa atin ngayong umaga. Number one, inihayag po ng Diyos ang kanyang palatuntunan dito sa lupa. God revealed Himself. So think like this. What is the revelation of God with regards to predicament? Ang ganda po ng talata natin. Sabi po niya, to all who believe in His name, He gave the power or the right that so that you will become a child of God. That is a program. Kinonfirm po ni John yan dalawang beses. One in his gospel writing and pangalawa po dun sa epistle. Wika po niya sa 1 John chapter 3 verse 1, tingnan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At nga ang totoo. Amen. Grabe po ito, no? Nasagap nyo na po ba? Ang galing po ng mundong ito. This is an information technology world. And yet, you could have missed this information. God planned to take you as His child. Amen? Nadinig niyo na po ba yun? Nabalitaan niyo na po ba? It is a revelation written in the book called the Holy Bible. Meron po ba kayong Biblia sa bahay? Dala niyo po ba ngayon ito? Alam niyo po, napansin niyo po siguro, nasa mga cellphone na ngayon, ang Biblia. Ang tawag po sa Bible, the revelation of the mind of God. Kung gusto niyo malaman ang spiritual realm, open your Bible. Read the Bible. Now,
Napakadali po kasi, if you are very intelligent, you live in your intellectual life. If you are very physical, like an NBA player, pwede pong you center your life on the physical. Kung ikaw naman, makata ka, artist ka, you can be very emotional. Pero did you notice? Life in these realms are very limited. Kaya dinagdag po ng Panginoon Diyos itong revelation na to para malaman natin, hey, it's not just about you and your talents and your inner capabilities. Meron po pala na spiritual life. Open this dimension. Be a child of God. And so do not fight problems naturally. Dapat po, may connection tayo sa Diyos. Lord, tulungan niyo po ako. I'm only 1%. I want to see the majesty of God working 99% in this concern of mine. Amen? Gusto niyo po ba yun? Ang backup niyo, the heavens, the Lord of hosts, the army of the Lord of hosts, casting away demons in your job, in your relationship, in your sickness. Pero kailangan po pala malaman natin na ang alok po ng Diyos, pakipag-ugnayan po sa Kanya. Minsan may nagsabi po ng ganito, hindi dinidinig ng Diyos yung prayer ko. Why not? You're not related to Him. Minsan po, nakatambay po ako, may isa pong mayaman na nagyayabang ng ganito. Sabi, may lumapit po sa Kanya, yung katulong po nila, sabi, may mga dumating pong bisita, kilala raw po kayo. Sumagot po kagad ng ganito. Wika po niya, kilala ko ba sila? Baka po minsan, ang isip natin, you know so many things about God. And yet, ang tanong po, kilala po ba tayo ng Diyos? In the last days, actually, in the next life, lahat po ng taong pupunta sa kabilang buhay ay dapat masuri ito sapagkat sasabihin po ng Diyos, I never knew you. Hindi kita kilala. Ikaw na gumagawa ng katampalasanan. Bago tayo pumanaw sa mundong ito, isang bagay ang sisiguraduhin. Not the insurance. Hindi po yung mga savings at kung magkano ang iiwanan sa pamilya. Importante rin po yun. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, meron ka bang kaugnayan sa Diyos? Are you a child of God? Pwede po bang ilagay nyo sa mga comment yan? Lagay nyo yan. I want to be a child of God. Amen? Now, I realize that in the Bible, in the mind of God, relationship is a high value. Actually, the highest value. Imagine, nagkasala na po si Adan at Eva, pinalayas tayo sa Jardin ng Eden, and yet God pursued us. I like this picture of a shepherd finding a sheep on a ravine. Pwedeng manganib ang kanyang buhay, pero nanganganib ang kanyang tupa, iniligtas niya po ito. Sinusugan po ito ni Pablo sa isang napaka maharlikang talata. Wika po niya, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. May atraso po ba tayo sa Diyos? Di ba pagka sa kapwa natin, ang hirap magkamali kasi mabubuli po tayo eh. Di ba? Relationship is a very important value. Ito pong nakaraang quarantine, di ba? 3 months po tayo naka-quarantine, walang mga trabaho. May receive po akong report. Nangungupahan po siya sa isang shop. Meron po siyang salon. Nag-uumpisa pa lang po. No? Isang buwan pa lang siyang nag-ooperate, dineklara po ang quarantine. Naglagay po siya ng magagandang gamit doon. Salamin, mga upuan, air condition. Pero pagkatapos po ng isang buwan, na-lockdown po lahat ng gamit niya ron. At nung po pwede na, magbubukas na ang salon, nag-isip po siya na baka hindi niya kayang masustain. So, she tried to back out. Agad-agad ay nailabas niya ang ilang kanyang mga gamit except for one. Yung pong air condition niya, hindi niya po pwedeng ilabas. Idadagdag po dun sa sinasabi ng may-ari na breach of contract. Tapos yung pong mga in-advance niya mga check, mga post-dated check, na i-deposito po hanggang June. At wala pong naitawad. Masamang masama po ang kanyang kalooban. Sabi niya, hindi man lang sinalang-alang.
ng may-ari ang aking predicament. Nagdaan tayo sa COVID-19, hindi ako pinatawad. At dahil po dyan, naisip nila, siya, kanyang asawa at mga kaibigan, hindi marunong sa relationship itong may-ari. Alam niyo po ba kung ganun sa tao? Ang Diyos po, ganun din mag-isip? Inaalala niya ang ating mga pagkakamali, bakit hindi? Pero alang-alang kay Kristo, tumawid po siya. He solved the problem. Walang po pwedeng magbayad sa tao, hindi kayang bayaran ng kasalanan. Nakita niyo po itong statement na ito? Sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin po niyan, nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos dahil pinambayad ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ang buhay ng kanyang anak mismo, so that we would have a relationship back to God. That means to God, relationship is very, to you, is very important. Willing po ba kayo na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos? Hindi po pwede you are on your own. Hindi pwedeng you're very independent because your life will end very soon. Nagkakaedad po tayo. Yung iba po, pumapanaw na mas maiksi ang panahon. Agapan natin ito. I am related. Amen? I want the relationship with God. Dapat po, kilala po niya tayo. Nakalaingin po ito para sa mga angel, mga angels po, the fallen angels. Kasi po, andyan po sila, hindi sila inalok ng Diyos ng kapatawaran. Hindi sila inalok ng buhay na walang hanggan. Matapos sila mag-asa. And Jude wrote this. Wika niya, alalahanin ninyo ang mga anghel na hindi na napili sa kanilang dating kalagayan. Sila'y binangos ng Diyos nang di mapapatid na tanikala at binilanggo sa malalim na kadiliman. Hanggang kailan? Hanggang sa sila'y hakulan sa takilang araw ng paghuhukom. Future pa po yun. When time is nearing, patakot po ng patakot ang mga demonyo. And even Satan, because his time is near. What's that? Judgment. God did not offer salvation to them. Pero sa atin po, ang ganda po ng offer ng Diyos. The offer is called adoption. Sa Tagalog, parang ampon. Parang hindi maganda, di ba? Pero you know, adoption is a program, legally speaking, is better than natural relationship. At ang Diyos po, kahit tayo karnal, has offered us this. I want you to become a child. Si Pablo sumulat sa mga taga-Galacia at sinabi niya ito, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo yung mga tagapagmana niya. Imagine, ginawa ka ng anak, ginawa ka pang tagapagmana ng Diyos. What a plan. What a program. I like that. Ngayon po, secretly sa puso mo, siguro po ninanais na gusto ko rin yan. Because even if you have a religion, without this relationship with God, you have nothing. And so, I want you to individually come to God. Of course, paano ba? What is, does it mean to have a personal relationship with God? Nung nalagot ang tanikala ng Diablo sa akin, ang karugtong po nito, inaalok ng Diyos ang kanyang kamay upang magulin tayo. It was made possible at the cross. Ito po ang statement ni Pablo nung sinulatan niya mga taga-Colossus. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. What is God's, what is Satan's charge to you? What is God's charge against you? What is man's accusation against you? Sabi niya, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan at kalituntunin laban sa iyo at sa akin. Amen? Pati ang mga pananagot ng kaugnayan nito, pinawi niya ang lahat nito ng ipako siya sa krus. Pwede ba sabay-sabay tayo sabihin natin, praise the Lord! Purihin ang Diyos! Pinawi niya ang lahat ng ating atraso. Amen? Makipag-usap ka sa Diyos ngayon, pero yung sa kanya, ang laki na atraso sa'yo, pero pinawalang bisa ng lahat ngayon. Christ canceled the record of charges against you. Yes, I'm talking to you. Diba? Ang laki ng
trust mo sa Diyos, ikaw ay nagmumura, lagi ka nagtotongin, walang makain ang pamilya mo, nakahilata ka pa dyan, punong-puno ng kapahitan ng puso mo, tapos nagre-rebuild ka, at wala kang time para sumamba sa Kanya. Ang utak natin ay punong-puno ng pagkamuhi, yung iba naman, puro pagpapasara. It's time to call your attention before it's too late. Ask God, Lord, cancel the record of sin in my life. Ito po ang pangatlo. Gusto ko pansin ninyo to. Kasi po baka masipag po kayo, maganda ang inyong buhay, and yet your resources all come from earth. The offer of God is that resources can come from Him. Wika po niya, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Nung nilagay po ng Diyos ang Espiritu Santo sa ating puso, magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, yung ugali ng Holy Spirit na laging nakipag-ugnay sa Ama, mapupunta po sa iyo. Are you prayerful? If you want to know if you're a Christian, you always call on the name of your Heavenly Father. You're related to Him, and your resources are focused on getting it from Him. You're not looking at earthly resources anymore. Po pwede rin. Nadinig nyo ba ito? Sabi sa akin minsan, ayoko po yung panlupa. Gusto ko po yung galing sa Diyos. Amen? Pero po pwede po ba talagang mangyari yon nang hindi ka lumalapit sa Kanya? No. God is the God of covenants. Sabi po ng Panginoon, I will be your God and you will be my people. Nag-initiate po ang Diyos, ang tawag po niya tipan. In our time, ang tawag po rito, the Grace Covenant of our Lord Jesus Christ. Bakit po ganun kaganda ang pangalan? Ang isang makasalanan, hindi po pwede makipagtipan sa Diyos. And yet, God offered to you an open invitation. Though your sin is scarlet, then it shall be white as snow. Pero kailangan po, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. And there are three steps to a relationship with God. I want you to take note very carefully kasi po, hindi po ito isip lang. There must be a spiritual steps that you would have to move. Number one, seek the message of God for you. Huh? Sa kuha hanapin yun. There is a messenger assigned by God to you. Ang ganda po nitong sinabi ni Apostle Pablo because Paul is a preacher. Sabi niya, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. He's referring to you. Sabi niya, interesado ka ba sa mga preacher, sa mga pastor na nangangaral, sa Biblia na nabubuksan, sa mga broadcast ng FEBC radio, sa mga broadcast ng CCF sa television, at ngayon, ang Majestic Christ Church po, lumarating sa iyong tahanan, baka po ang viewing po ninyo, 2 minutes lang. Baka hindi kayo nagtatagal, nakabukas yung inyong iPad, pero you're not interested. I want you to begin thinking like this. Teka muna, if I'm a spiritual person, I have to become connected to the Spirit of God through the Spirit of the prophets. Nung pong namatay yung mayaman, ang pangarap po niya, balikin si Abraham sa lupa at mangaral. Kasi sabi niya, pag may patay na bumangon muli, makikinig yung mga tao. Ay, hindi ho siya pinayagan. Sabi niya kasi, pabalikin si Lazarus at mag-preach siya ron. Sabi sa kanya ni Abraham, hindi. Kahit isang patay, mangaral, dahil mahimala ang kanyang pagkabuhay uli, hindi sila makikinig kasi yung focus ng utak nila wala talaga sa Diyos. Gusto ko mag-isip-isip ka ngayon sapagkat baka mamaya, itong mensaheng ito, pinadala ngayon para sa iyo because God can call us anytime, young or old, rich or poor, man or woman, because a message like this is a chance to be reconnected to God. Number two, when you hear God's message, surrender to God at once. Wika po ng isang doktor na sumulat ng Biblia, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos
upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Repent. What is it? Mag-isip ka mabuti, no? Nangangalo niya ako, kailangan kong isuko ang pangangalo niya sa isip sa Diyos. Ako ay nandadaya, hindi nagbabayad ng tamang buwis, kulang ang aking timbangan sa palengke. I have to repent, surrender that. At kailangan pong magpabagong loob sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Ang taas ng pride mo, hindi mo binabati ang iyong mga magulang, matagal kayong hindi nagkikibo ang mag-asawa, stop that. Kasi po, gusto ng Diyos, bago mo tanggapin ang kanyang alok, meron kang tatalikuran dito sa mundong ito. Ang panghuli ay ito. I want you to step into another pathway. Soar high to a new highway of life. Paul realized this. Kasi po, ang ganda po ng buhay niya dati, marangya, marangal, maraming humahanga. Pero pinalitan niya lahat ng iyon. Sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibihagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. What is your dream? Baka po naglalagay tayo sa mga panlupang hangarin lamang. There is a spiritual life that God wanted you to enter. Baka po merong mga cell group dyan sa inyong mga tahanan, mga simbahay, wake up po namin. Get involved, get interested, and they will guide you slowly, one-on-one or in a small group, so that you will learn the steps to a new life with Jesus Christ. Ang final word ko po sa inyo, siguraduhin mong ikay maging anak ng Diyos. I want to lead you in prayer. Pwede po ba tayo? Right there in your home. Tumayo ka, no? Itigil mo muna ang iyong ginagawa. Mag-isip ka mabuti. Gusto ko tong panalangin ito para sa akin. Sumunod po kayo. Dadahan-dahanin ko. Sumunod kayo sa akin. Ama namin, maraming salamat po. Kinatok niyo ang aking bahay at ang aking puso ngayon. Kinikilala ko. Maling-mali ako. I have been so self-righteous. Marami ako nagawang pagkakasala at naging makasarili. Hindi kita naisip. Puro katawan ang aking iniisip. Pagkain. Hanap buhay. Pamilya. Ngunit salamat. Pinaisip mo sa akin ngayon na meron palang spiritual na buhay na aking napabayaan. Tulungan mo po ako na makapagsimula dito. Gusto pong magkaroon ng buhay Kristiyano sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Patawad po sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako sa lahat ng aking kalikuan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Akayin mo akong magbagong buhay. Akayin mo akong sumamba sa iyo. Akayin mo akong maglingkod sa iyo. Nais ko pong maging anak ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. If you think this message has touched your heart, I want you to reach out to us. Make a message right there. Make a comment at FB at sabihin mo po sa amin, please visit me at home. I want to be prayed for. And we will respond readily, immediately. God richly bless you. Amen and amen.